Well, mga kapopong, kumusta? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually sa gitna kasi na busy ang Pilipinas patungkol dyan sa issue sa West Philippine Sea. Ay actually meron kasing isang tao ang super aktibo ngayon patungkol sa pagtratrabaho regarding sa issue kay Duterte. Yes, mga kapopong, at ito na nga ay walang iba kundi itong si Trillanes. At kung wala ka naman idea sa kung ano ba ang ginagawa ni Trillanes ngayon, ay actually ibinalita lang naman na posibleng sa darating na buwan ng June or July makapaglabas na ng warrant of arrest laban dito kay Duterte. Which is ang malaking tanong naman ngayon . Posible ba talagang mangyari itong paghuli sa dating Pangulo? Mangyayari kaya yan kahit kumalas na ang Pilipinas sa ICC? At kung magkakaroon nga ng warrant dyan kay Duterte, ay ano naman kaya ang gagawin ng Marcos administration patungkol dyan? Well, isa-isahin nating pag-usapan ha. Actually, kung pagbabasehan natin ang balita ngayon, ay sinasabi na pupunta itong si Trillanes sa Amerika upang makipagkita sa ilang opisyales para pag-usapan ang ilang importanteng usapin. Na remember ha, na dyan pa lang sa gagawin ni Trillanes na yan . Mapapansin nating mukhang seryoso talaga sa mga gagawin itong si Trillanes laban dyan kay Duterte. Well, alam nyo naman siguro ang relasyon nitong dalawa na ito, most especially noong pangulo pa ng Pilipinas itong si Duterte. At since hindi na nga siya pangulo ng Pilipinas, ay mukhang dito na nakakuha ng tiyempo itong si Trillanes upang bumawi dyan kay Duterte patungkol sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Well, alam nyo naman ang politika dito sa Pilipinas ay marami ng beses na noong natapos na ang termino ng isang pangulo, ay dyan naman bumabawi yung ilang politikong nakaaway nito. Well, tingnan nyo nga itong nangyari kina Gloria, Noynoy, at pati na rin sa nangyayari ngayon kay Duterte. Natandaan nyo mga kapopong ha? Usong-uso ang political butterfly sa Pilipinas. Na kapag ang isang pangulo ng Pilipinas ay wala na sa pwesto, ay totoong ang karamihan sa mga kakampi nito sa politika o mga inappoint nito sa politika ay minsan ay bumabaliktad na at kumakampi naman sa kung sino ang bagong nasa mataas na posisyon sa gobyerno. Pero ang malaking tanong ngayon . Posible ba talaga hulihin ng ICC itong si Duterte kung maglalabas nga ng warrant next month? At ano ang gagawin ni Duterte kung mangyayari nga yan? Gagawin rin kaya ni Duterte ang ginagawa ngayon ni Kibuloy? Well, ang patungkol naman dyan . Ganito kasi yan. Yes, mga kapopong, hindi na tayo miyembro ng ICC, pero ang balak kasi ngayon ng mga taong lumalakad upang makulong itong si Duterte ay actually padadaanin pala nila yung warrant hindi exactly sa ICC, kundi sa Interpol na mismo. Na kung hindi ako nagkakamali, and please correct me if I'm wrong, ay ang Pilipinas naman ay miyembro sa Interpol. Yes, mga kapopong, ang balak nga ng mga taong lumalakad upang makulong itong si Duterte sa pamamagitan ng warrant na manggagaling sa Interpol. Which is ang malaking tanong ngayon, ay papaano nga ba kung mismong Interpol na ang maglabas ng warrant dyan kay Duterte? Ano ang gagawin ng Marcos administration patungkol dyan? Well, alam nyo naman siguro ang ginawa ng Interpol kay Kibuloy. Pero take note mga kapopong ha, and please correct me if I'm wrong ulit, dahil kung ang mismong Interpol na kasi ang maglalabas ng warrant dyan kay Duterte, ay hindi naman actual na mga taga-Interpol ang magsiserve ng warrant dyan sa dating Pangulo, kundi ang mismong mga otoridad natin dito sa Pilipinas. Pero ang tanong ulit, papaano kung maglabas nga ng warrant itong Interpol at nakipag-coordinate rin sila sa mga otoridad dito sa Pilipinas? Ay papayag ba itong si Duterte na sumama sa mga otoridad natin since mga Filipino ang huhuli sa kanya? Well, alam nyo naman siguro na ang isa kasi sa ikinatatakot ng panig naman ni Kibuloy yung makipag-coordinate ang Pilipinas sa Amerika at dalhin ito sa Amerika once na mahuli. At kung mangyayari kasi yan, at kung dalhin nga sa Amerika itong si Kibuloy, ay alam nyo naman siguro kung gaano kahigpit ang mga kulungan doon. Well, kaya't huwag na kayong magtaka sa kung bakit kahit ang anino ni Kibuloy ngayon hindi rin makita kahit ng ilang taong malalapit sa kanya. Na remember mga kapopong ha, na kahit nga ang ilang simpleng tao nakakapaggawa ng mga sariling hidden tunnels o wells o kung anumang posibleng pagtaguan. At what more pa kaya ang mga taong sobrang daming pera? Well, kaya't huwag na kayong magtaka ngayon na mukhang kahit ang mga otoridad natin dito sa Pilipinas challenging para makita itong tao na ito. Na ang tanging paraan lang yata para mahuli ito kapag ang mismong taong pinagkakatiwalaan na nito ang magsabi ng kinaroroonan nito. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon sa tingin nyo ba ay magiging matagumpay itong nilalakad ni Trillanes patungkol kay Duterte?
Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ko, ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!